So alam naman natin siguro lahat at updated tayo sa mga nangyari sa free agency, lalong-lalo na dito sa Lakers team na ito dahil marami nga silang magagaling at mga veteranong player na dinagdag. Kagaya na lamang nito nila Carmelo Anthony, nila Dwight Howard, etong si Wayne Ellington, tapos si Kendrick Nunn, si Malik Monk, si Trevor Ariza at si Kent Bazemore. So nagdagdag nga sila ng 7 player ngayong free agency sa day 1 at day 2 pa lamang. At hindi nga lang sila basta nagdagdag ng veterano at magagaling na player. Ganun din, nakuha nila ito sa mga murang halaga nga lang. Ito ang si Wayne Ellington. 1-year deal nga ang kinuha niya sa Lakers, 2.6 million ang bayad. Tapos si Carmelo Anthony, ganun din, 1-year, 2.6. Pareha sila ni Dwight Howard na 2.6 million. Tapos itong si Kendrick Nunn, 2-year deal nga ang kontrata niya dito sa Los Angeles Lakers. Tapos 4.8 million ang salary niya sa parating na season. At itong nga si Malik Monk, 1.7 million US dollars lang ang kontrata, 1 year. Tapos si Trevor Ariza, minimum na 2.6. Tapos si Kent Bazemore, 2.4 million ang sasahurin dito sa parating na season. So in total nga itong 7 player ng Los Angeles Lakers, nagtotal nga ng 19.3 million US dollars. So diba, murang-mura sa 7 player, 19 million lang ang iyong nagastos. Samantalang ang team ng Toronto Raptors sa isang player lang ginastos yung halos 19 million na kontrata sa isang taon. At ayun nga itong si Fred VanVleet dahil sa parating na season, ang sasahurin niya mula sa Toronto Raptors ay 19 million samantalang sa Lakers, 7 player na yung halaga na yun. So grabe nga yung discount na nakuha ng Los Angeles Lakers dahil itong mga player na ito ay gusto nga makakuha ng championship or mag-compete para nga sa championship. Kaya nga't kumuha sila ng medyo discounted na kontrata at pumayag sila basta magkaroon nga lang sila or tumaas yung chance nila na makapag-compete or possibly manalo nga ng championship. So grabe nga mga naging diskarte ng GM ng Lakers na si Rob Pelinka. Napapayag niya itong 7 player na ito sa maliliit na kontrata lang or tinatawag sa NBA ngayon na veteran minimum deal. So congratulations dito sa Lakers, mas nalang lumakas ang kanilang team from last season. So yun lamang guys para sa ating video ngayon, maraming nga salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan yung ating video, make sure to like the video and if you're not subscribed, syempre mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga ganitong NBA updates. At kung gusto nyo pa rin ma-update about sa ibang mga balita natin ngayon sa NBA, i-click nyo lang ating mga video dyan. So yun lamang, see you guys next video. Bye!